Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Maganda bang gandang hapon po mga classmates, Huwebes na naman at nandito muli ang ating programang Go Teacher Go upang magbigay sa inyo ng dagdag kaalaman, impormasyon at mga bagong pamamaraan ng pagtuturo sa science at mathematics sa elementary at high school. Ako po ngayon ang inyong classmate, Lita Mondigo po. Magandang hapon muli at sana ay samahan niyo kami sa isang oras na talakayan dito lang sa programang para sa inyo. Ngayong hapon po ay napakahalaga ng ating pag-uusapan at ito'y tatalakayin ng ating mga resource persons na kasama ko ngayon na muling nagbabalik dito sa Go Teacher Go. Ayan, masaya po at dahil napaka-importante at napakahalaga po ng tatalakayin nila at ibabahagi nila sa atin ngayong hapon. At ipapakilala ko naman ang aking kasama sa NISMED na si Teacher Sally Gutierrez. Sa elementary school science group. At Teacher Sally, ikaw naman magbigay ng introduction dito sa ating mga kasamahan na nagbabalik Go Teacher Go. Ayan, so ang una pong nagbabalik loob sa Go Teacher Go, ang ating kasamahan na si Teacher JC Adversario. Siya po ay kasalukuyan nagtuturo sa Maria Titana College at marami pa po mga part-time schools yan. Napaka-prolific niyan eh. Okay. Kaya, Teacher JC, good afternoon. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Teacher Sally. Classmate. Classmate Linda. Lita! Lita! Ayun. Ako lang kung talagang gising ako. Gising pa. Okay. Diba? Sige. Sa mga itong oras. Ayan, magandang hapon po lang na po sa ating mga tagapakinig ngayong Huwebes ng hapon. At ang pangalawa pong nagbabalik loob din ay si Teacher Krystal Garalde. Siya po ay nagtuturo ngayon sa Commonwealth High School. Nagtuturo ng English. Magandang hapon, Teacher Krystal. Hi, magandang hapon din sa inyong lahat. Nagagalak ako na sa pangalawang pagkakataon. Nandito ulit ako sa Go Teacher Go. So, kamusta mga kaklase? Ayan. So, welcome back mga teachers. No? Magandang hapon sa inyong dalawa. At syempre, Teacher Sally, ano ba yung ating episode ngayong hapon? Ikaw na ang magsabi sa ating mga tagapakinig. Ayan, so sabi nga po ni classmate Lita, ito po ay napakahalagang topic na ating dapat malaman. At ang topic po natin ay importance of reading comprehension in interpreting natural disasters. Kayo na po ang manghusga kung gaano siya kahalaga. Ayan, pero ibabahagi sa ninyo sa ating mga tagapakinig kung bakit siya napakahalaga na kailangan yung maintindihan natin at ng mga mag-aaral, ano? Lalo na kasi ang pag-uusapan ay patungkol sa natural disasters. Tama po. Okay, so sino bang unang mag-umpisa? Dahil bago ko tanungin si Teacher JC at si Teacher Krystal, gusto mong magbigay ng kaunting ano kung ano itong ating pag-uusapan ngayong hapon. Ayan, so ito po kasing natural disasters. Minsan po medyo complicated yung pagkaka-report. So at karamihan po kasi ito ay natatakal sa science. Ngayon, ang aspeto ng reading comprehension, medyo hindi ko naman sa sinasabing hindi binibigyang pansin, pero as science teachers, medyo hindi na siya gaanong ini-emphasize. So, ang skill lang kasi na na-emphasize sa science is yung skill nila na pag-communicate. So, hindi na po yung how to communicate or kung gaano kalalim yung kanilang nakakommunicate. So, yung skill of communicating, yun lang po yung natatakal sa science. So, ang science po ay nakikitay up ngayon sa mga English teachers para ma-complete yung process skills ng mga bata at certain levels. Okay, so Teacher JC at Teacher Krystal, bakit ba napakahalagang maintindihan ng ating mga estudyante, no? Lalo na itong sa natural disasters na to. Ayun po, classmate Lita, napakahalaga talagang malaman ng ating mga mag-aaral ang mga bagay-bagay tungkol sa natural disasters. Unang-una dahil
ang bansa natin ay nakapalob sa Pacific Ring of Fire. Na alam naman natin na bawat araw o hindi natin alam kung kailan darating ang mga sakuna. Sa ganitong paraan, kapag mababatid na ng ating mga mag-aaral, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng bagyo, ng lindol, o yung mga magnitude ba neto, yung mga levels neto, mababatid na natin kung paano mapaghahandaan. Tulad na lamang nung dumating yung bagyong Yolanda, maraming mga tao yung naguluhan kung ano ba yung ibig sabihin ng salitang storm surge. Mm-hmm. Na talagang balitang-balita nung na pinaghahandaan. Yung mga tao, matapos yung pagdating ng bagyo, may mga kinapanayam sila, hindi pala nila nabatid kung ano ang ibig sabihin ng storm surge. Sinabi na ito raw ay daluyong sa salitang Filipino. Ngunit hindi din nila alam kung ano ang daluyong. Ngayon, nais natin ipabatid ngayon na sa mga mag-aaral natin, sa elementarya pala at high school, alam na natin kung ano-ano ba talaga ang mga natural disasters at paano natin iintindihin ang pagbabalita nito, pagkakasaad nito sa mga textbook, para alam natin yung mga panganib na maaaring idulot nito at kung paano natin maaagapan kung maaari ba. So, ayon sa mga researches, ano ba yung mga pamamaraan upang malaman natin at maintindihan talaga itong sinasabi nating mga bagay-bagay tungkol sa natural disaster? Ngayon, meron tayong tinatawag na cross-curricular approach. Ito yung pamamaraan o estratehiya kung paano ituturo ang siyensya, matematika at Ingles ng sabay-sabay. Naniniwala kasi tayong mga nagtuturo na napakahalaga na matutunan ng isang bata yung mga konsepto kung saan nakaka-relate sila sa mga konsepto na papaharap sila araw-araw, katulad na nga lang mga natural disasters na yan. Katulad nga ng nabanggit ni classmate Jaycee kanina, na teacher Jaycee, na napakahalaga pala talaga na nalalaman natin kung ano yung mga definisyon ng mga salita para hindi tayo naguguluhan kung anong ibig pang ipabatid ng mga ito. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng tatlong asignatura ng sabay-sabay, ng paunti-unti, ay maaari nating mas maintindihan yung mga konseptong yun, nang hindi tayo nagkakaroon ng kaguluhan. Oo, tsaka yung hindi iba-iba ang pananaw, iba-iba ang pagkakaintindi. So, dapat may common tayo na pagkakaintindi sa isang bagay. Kasi katulad nung binanggit mo nga, daluyong. Ang iba kasi hindi masyadong klaro kung ano yung daluyong. Tama yun. Mga siguro yung medyo matanda. Yung mga matanda, medyo yung nakakaintindi. At saka yung parang nangyari na kasi noon na mayroon ng instance noon na nangyari itong daluyong. So, na-relate nila doon. Pero yung storm surge, talaga namang parang bago sa pandinig ba? Pwede bang sabihin natin? Bago sa atin, sa katunayan ngayong mga panahong ito, ang daming mga bagong mga terminolohiya na ginagamit ang mga ahensya ng pamahalaan, lalala ang PAGASA, ang FEBOX, na minsan ay kailangan nga nating mabati. Dahil kung mababatid natin, nag-aaral tayo, alam lang natin, magnitude ng lindol, yung typhoon, yung signal ng typhoon. Ngayon, ang dami na. May mga iba't iba pa mga termino na paiba-iba kung gaano ba kalakas ito, yung buhos ng ulan, yung bilis niya. Kaya dapat talaga alam nating lahat ito. Oh, so kung sinasabi niyo kasi, 'di ba, reading comprehension. Oo. So, Teacher Sally, ano ba talaga itong pag-unawa o pag-intindi na kailangan na maipaintindi natin sa lahat na importante talaga itong maintindihan ng ating mga mag-aaral? Ito pong sinasabi nating comprehension skills na ito. Usually sa mga bata, yung lower grades, guided po ito. So, tinatrain natin unti-unti yung mga bata na magbasa ng mga science texts or magbasa ng mga literary na ang content niya ay science. Mm-hmm. Para po, nang sa ganun, ibang learning area man yung kanilang tinatakal, pero science pa rin yung pinapasok nating content area. Ayun. So, mamaya lang, mga classmates, abangan ninyo kasi
papaliwanag pa ng ating mga resource persons kung ano pa talaga itong kailangang maintindihan ng ating mga mag-aaral. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, Kasalika! Overthink on. Revealan na to. Dumaan yung PS. Sabi ko na yung PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko. Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na. First line pa nga lang. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip. Nagsusundutan lang tayo dito. Tropang Radio. Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka! Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko. Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Go, teacher, go! Magandang hapon muli mga classmates at nandito pa rin tayo sa talakayan, Teacher Sally. Ang kahalagahan ng reading comprehension sa pag-unawa ng natural disasters. Ayun. So kanina kasi naumpisa na natin at sinabi mo nga na talaga napakahalagang maintindihan ng ating mga estudyante. At hindi lang ng mga estudyante, tayong mga mamamayan, ano? Nang lalo na kung ito'y patungkol sa natural disasters. Teacher JC, ano bang maidagdag mo doon sa nabanggit mo na kanina? Dapat natin kasi munang mabatid ano ba talaga ang pagbasa. Dahil nga sa bawat asignatura o bawat field, hindi natin pwedeng tanggalin ang pagbasa. Sabi nga ni Rommel Hart, yung pagbasa daw ay isang interaktibong proseso na kung saan na dapat may mga salik tayo o may mga factors na nakapaloob para maintindihan na isang mambabasa yung kanyang teksto o kung ano man yung kanyang binabasa. Halimbawa na lamang na sinabi rin ni Anderson noon na yung pag nagbabasa tayo, dapat meron tayong tatawag ng schema o yung prior knowledge. Mm-mm. Ngayon, sa pag-interpret natin ng natural disasters, maaaring dapat mabatid na sa mga bata, may paalam natin kung ano naranasan na ba nila ito bago natin ipabasa. Dahil malaking tulong ito para lubusang mabatid ng ating mga mambabasa, ng mga mag-aaral, kung ano nga ba talaga yung nilalaman ng kanilang binabasa. Okay. So kasi diba minsan sa news, ano, sa, lalo na sa TV o kaya sa radio, pag sinabi nila, diba may mga ano, lalo na sa may parating na bagyo, nasa na ba itong bagyo, parating yes, o nasa loob na ba ito ng area of responsibility. Yes. Yung mga ganun ba? Opo. So, hindi masyado kasing na ipapaliwanag itong mga bagay na to. So, Teacher Krystal o Teacher Sally, sino ba sa inyo dalawa ang maaring magpaliwanag doon? Ayan po, so ito, nabanggit niyo yung term na Philippine Area of Responsibility. So, unang-una, dapat alam na mga bata, ito yung role ng science. Alam na mga bata kung ano yung Philippine Area of Responsibility. Ano ba yung layo ng dagat? Na hanggang saan ba yung pasok? Parang ganun. Para maintindihan nila kung ano ibig sabihin nung binabasa nila. At ngayon, kung bawat sentences, kasi usually kapag mga disaster news, straightforward po yan eh. So, karamihan dyan, may link yung bawat sentences sa bawat isa. So, tayong mga science teachers, ipapaalam natin kung ano yung ibig sabihin ng konteksto na yun.
ang role naman ngayon ng English teacher, i-re-relate yung global meaning nung ibig sabi nung text na binabasa nila. Hmm. So, gusto kong marinig kung ano yung mga examples dito, ayan. Ano? Teacher Krystal? Ayun, so bukod dun sa PAR, madalas na natin naririnig, no? May mga mayroon pa mga low pressure area. Ayan. No, parang pag naririnig ng mga kabataan, usually kasi ang madalas nating estudyante, yung mga tinatawag nating young adult, no? Ito yung mga teenagers na bihirang-bihirang nagbabasa ng dyaryo o kaya naman nakikinig ng balita. So, kitang-kita na dahil sa kakulangan nila ng ideya doon sa mga salitang ginagamit sa balita, nawawalan din sila ng motibasyon para pakinggan ito at basahin ito. So, napakalaki talaga ng papel na gagampanan ng pagkatuto ng bata doon sa lingwaheng gagamitin. So, katulad nung, ay nga, low pressure area, ano ba yung NDRRMC na yan, di ba? Usually, yung mga terms na ginagamit natin, ano ba yan? Ano bang ahensya yan? So, hindi nila alam ng lahat ng to ay mas madali nating mauunawaan kung alam natin kung ano yung struktura ng lingwahe na ginagamit. So, mas madali yon para sa kanila na magkaroon sila ng kaunawaan. Okay. Teacher JC. Bilang bahagi naman ng sa mga gagampan ng role ng maguro ng asignaturang English o ng English, dapat may pabatid natin bago tayo mag-present ng teksto sa kanila. Ano ba ang structure ng text na ipe-present natin o ipapabasa natin? Mm-hmm. Ito ba ay hango sa balita? Mm-hmm. Dahil may kaibahan eh, yung mga salitang ginagamit tulad ng sinabi ni Teacher Sally, Teacher Krystal kanina, iba-iba yung mga salitang ginagamit natin. Dahil kapag batid na natin ng mga mag-aaral na itong babasahin nila at aaralin ngayon ay galing sa balita, matatanggal nila yung konsepto na ito ay imahinasyon dahil nga itong mga batang ito exposed sa literatura or literature, lalo yung mga kwento-kwento dahil nga sa mga signatura nila. Kaya dapat mabatid nila na ito ay mga totoong kaganapan. Oo. Kailangan talagang maintindihan kasi totoo ito eh. At kung wala kang kaalaman tungkol dito, anong gagawin mo? Diba? So, kailangan din yon para sa paghahanda. Ano bang sample natin ngayon, Teacher Sally? Ito yung... Ayan. Meron po tayong recent, yung ano, nakuha ko sa balita sa ABS-CBN News. Ang title po niya ay LPA Formerly Chadeng Exits PAR. So, yung LPA Formerly Chadeng Exits PAR. So, yun po yung title ng balita. Oo. Apo. Okay. So, kung paano natin i-execute yung guided inquiry dito? Or yung guided reading comprehension. So, pwedeng tanong natin sa bata. Unang tanong natin, ano ibig sabihin, bakit ginamit yung word na formerly? Mm-hmm. Okay. So, from the title itself, madededuce natin ngayon or malalaman ngayon ng bata, igaguide natin sila, malalaman nila na formerly ginamit siya na... Dati siyang bagyo. Mm-hmm. Ngayon ay LPA na lang siya. Kasi ano ba ang konteksto? Kapag sa science kasi sa earth science, pag alam na ng mga bata na pag ang isang bagyo ay may pangalan na, totoo ng bagyo. Bagyo yun. Na 'yon talaga. Kasi ang low pressure area, hindi pa po 'yan pinapangalanan. So once na may pangalan na siya, bagyo na siya. So hindi siya bagyo yung LPA. Opo. So kaya siya nakalagay doon LPA, formerly Chadeng. Ibig sabihin, dati siyang bagyo. Mm-hmm. Tapos humina as it enters siguro yung papalapit sa atin. Mm-hmm. Pero nag-exit na siya. Parang ganun po. Okay. So, Teacher JC? Tama nga yun. Dahil nga, kung wala tayong kaalaman dyan, pag nakarinig tayo na LPA, formerly Chadeng, sabi ng mga tao, ano to, bagyo ba to? Dahil sa layman's term nga naman, hindi natin alam kung anong kaiba na LPA, sa bagyo. Kaya pag nakita natin to, dapat alam natin, ano ba to? Ano ba ang kaibahan ng LPA sa bagyo? Oh, parang kung titingnan mo lang yung title na
LPA, formerly Chedeng. Parang Chedeng siya dati, ngayon LPA na. Diba? So, kailangan intindihin mo talaga yun. Tama. So, yun po yung role ng mga teachers. Kung guided comprehension and inquiry, talaga na maiga-guide mo sila kung ano ibig sabihin nun. Ayun. Oh, ano pa ba maibahagi mo, Teacher Krystal? Meron naman dito yung nakita ko sa internet, yung about Asia's disaster toll. Gusto ko lang siyang idagdag kasi hindi lang siya tungkol sa disaster sa Pilipinas, pero sa kabuuan ng Asia. Doon naman sa nakita ko din sa internet na nakasulat doon kung ano-ano ba yung mga common disasters na dumadating sa Asia. At makikita mo doon na napakadami pala doon. Ang pinakamarami doon ay yung tagtuyot, o yung drought na tinatawag. So, sa buong mundo yan mangyayari. Ano? Most likely sa Asia po yung ano na yun. Yung sa Asia talaga, kasi yun yung tagtuyot ng ating nararanasan ngayon. Opo. So, Teacher Sally, ano pa bang ibang example na pwede mong i-share sa ating mga tagapakinig? Ayan, meron po akong kinuha din. Galing naman siyang US. So, iko-compare natin ngayon. Ang US kasi, medyo magkaiba tayo ng seasons ano, sa Philippines. So, gusto ko lang emphasize dito na yung contextualization kasi. Minsan yung mga bata, since hindi nila masyadong na-experience yung pagkuha natin ng mga issues na galing sa abroad, minsan hindi sila nakaka-relate. So, kaya po, ang mas maganda yung naranasan nila. Halimbawa, kung kukuha tayo sa US, yung na-experience din dito. Halimbawa, yung kinuha ko dito, yung flooding. So, usually kasi, nararanasan natin ng flooding, di ba? So, itong ano na to, kinuha ko sa AccuWeather. Makikita din po natin itong website na to, pag ano, yung AccuWeather. Minsan gusto mong kumuha ng timeline of status ng weather conditions for the day, pwede kayong pumunta sa AccuWeather. Mm-hmm. So, nakalagay dito, what does the word downpour mean? Ano, nandun kasi sa text na yun, yung downpour. Mm-hmm. So, yan, medyo foreign, ano? Kasi hindi natin madalas gamitin dito sa mga bagyo na yan. So, tayo, kung i-guide natin yung mga bata, sasabihin natin na itong downpour na to, ginagamit madalas sa US, pero not in the Philippines. Pero ang kapareho niya dito is yung continuous rainfall. Malakas o patuloy na pag-ulan, ano? Ayun na nga rin ang isa kong naalala, no? Kasi kapag nakikinig ka sa foreign news, mm-mm, iba yung mga terms na ginagamit nila at yung sa atin iba, no? Mm-mm. So, mas maganda ring maintindihan din ng ating mga mag-aaral, ano? Kasi, ini-encourage nyo ba yung mga mag-aaral ninyo na makinig sa mga foreign news din? Opo, pero lagi namin sinasabi sa kanila ang kaibahan ng konteksto ng pagbabalita natin dito at sa ibang bansa. Mm-hmm. Parang dahil nga yung mga salitang ginagamit nila na paggaling ng US ito, yung culture load, kahit ba sabihin natin na technical yung pinag-uusapan natin, yung mga salitang ginagamit nila minsan, iba sa karalimitan natin ginagamit. Dahil kung hindi natin papabatid yung kaibahan ng gawa natin dito sa Pilipinas at gawa sa ibang bansa, makaka-apekto nga ito sa pagkaintindi ng ating mga mag-aaral. Magkakaroon ng confusion. Confusion. Mm-hmm. Okay, so mamaya mga classmates, ha, balikan namin yan mamaya-maya sa pagbabalik ng Go Teacher Go. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito ay pag-ibig. Ma, I love you po. Mahal na mahal din kita, anak. Ito ay pag-ibig. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Ito ay pag-ibig. Pare, mahal kita. Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala,
mula sa DZUP 1602. Do you love me? Yes. Will you take care of me? Yes. Will you always be there for me? Yes. Will you do anything for me? Yes. Do you trust me? Yes. Are you willing to go all the way with me? No. As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Go, teacher, go! Magandang hapon muli mga classmates. Ito po si classmate Lita Mondigo, kasama si teacher Jace Adversario po. Teacher Sally. And teacher Krystal. Ayan. Mga classmates, ha, kung narinig nyo kanina yung mga pinag-usapan, teacher Sally, bigyan mo nga lang ng maikling baliktanaw yung ating mga tagapakinig, lalo na yung mga ngayon lang nag-tune in ano, sa ating programa. Ayan, pinag-uusapan po namin kung paano i-integrate ngayon ang pag-intindi ng text or ng mga news about natural disasters sa reading comprehension sa asignaturang English. Ayan. So sinabi po natin na mahalaga yung contextualization. Mas maganda kapag ang mga sample news natin, since factual naman ito, yung mga nararanasan ng mga bata. Kasi ito yung may direct experience kasi sila, kaya nakaka-relate sila ng mas rich yung kanilang experiences. Ayan. Okay, so ano ba yung mga pinapagawa sa classroom, lalo na sa science, teacher Sally, para maging meaningful o kaya maging makabuluhan yung mga gawain ng ating mga estudyante? Usually po kasi, itong topic na to, matatagpuan natin sa strand na yung Earth and Space. So, as early as grade 3, alam na nang nai-introduce na sa mga bata yung mga natural disasters. So, ngayon po, K-12, grade 4 na yung incoming. So, ito pong next na ano natin, na content ng K-12 grade 4 sa Earth and Space ay nakafocus sa typhoons. So, nagbabasa sila ng mga storm signals, nalalaman nila yung definitions ng LTA, ano yung speed ng typhoon, ganyan. So, yung mga signal numbers, alam nila, ano yung mga indicators, ano yung mga safety precautions na gagawin nila. So, at this time, mahalaga po na ituro din ng mga English teachers yung paano mag-comprehend ng mga factual news about this natural disasters na ito. Okay. Ang susunod kong tanong, tinuturuan ba natin sila o ninyo sila na pagbasa ng graph? Ayan. Opo. Nagsisimula na po sa grade 4. Simpleng mga bar graphs. Ayun, nagbabasa na po sila. Okay, so ano bang pwede nating ibahagi na graph dito, teacher Sally, teacher JC at teacher Krystal? Ay nga po. Banggitin ko lang po yung kanina, no? Para ang yun pong nakita ko ng teksto dun sa internet. More on pictograph po ito. So, ibig sabihin mas madali siyang maintindihan, lalo na ng mga mas batang mambabasa. Teka muna. Maari bang paki-explain lang bakit siya mas madaling maintindihan? Una po, ang ginagamit sa pictograph ay mga pictures, mga figures okay. Nakakatuwa, minsan makulay pa nga makulay po ito. Tsaka mga pictures talaga na madali mong malalaman kung ano yung progreso dun sa graph. Unlike ng mga line graph na nangangailangan pa talaga ng pag-aanalisa. No? Kaya mas nakakainganyo siyang basahin. Pero ang kagandahan naman po ng mga pictograph, isa po ito sa mga tool na ginagamit sa reading para nga maging kaakit-akit sa mga mambabasa yung mas mahirap pa nilang dapat inawain tungkol dun sa teksto. So, pwede pong pasimula ng isang pag-aaral ng natural disaster sa pagpapakita lang muna ng mga graphs. Mm-hmm. Kunyari, LPA pa lang. Ano bang picture na pwedeng ipakita roon? Hindi, ano ko lang yan, kasi niisip ko, kasi sa mga bata, di ba? Lalo na kung sinasabi mong LPA pa lang, ano bang hitsura nito? Kung sa graph po, halimbawa sa i-graph natin yung LPA, pwede yung occurrences niya, yung frequency of occurrences niya. Pero yung gagamitin natin sa pictograph halimbawa tao, mga ganun, yung mga nakikita nila, may pwede mga pwedeng ipakita flowers yung ano ba tawag nito, yung speed. Ay, pwede po yun, di ba? Pwede po yun. Kung
tumatakbo ba o ano, parang ganun. Opo, ano, parang para ma-enhance mas, yung okay. Ano, interest ng mga, ma-arouse yung interest ng mga bata. Mm-hmm. May dagdag ka, teacher JC? Yun nga po, nakapag ang kaigihan nga lang po nito na pag gumagamit tayo ng mga graph o kung pictograph niya, bar graph, yung kahit wala, hindi nila basahin kaagad yung teksto, may idea, maiintindihan nila. Dahil nga karamihan daw sa mga mag-aaral natin ay visual learners sa mga bata. Ngayon, pag bata pa lang yan at napakarami nilang babasahin, tatama rin. Subalit kung may kaakibat itong mga graph na ma-arouse yung kanilang curiosity, ko ano ba ibig sabihin nito, bakit ba may square dito na apat, bakit may mga number, ngayon iintindihin nila. Pero dapat tayo mga guru naman sa science o sa English o sa math, alam natin o ituturo natin kung ano ba yung mga bahagi ng graph na ito. Yung legend, halimbawa, ano ba Teacher Sally, yung mga x and y axis, dapat alam ganun. So, tsaka kung paano yung paglalagay ng labels, ganun po. Kasi dito, ito titingnan ko, Teacher Sally, itong nakalagay mo sa figure 5 na top 5 disasters in 2011 in terms of frequency. kung akong titingin, parang ang pinakamataas nito yung flood. Opo. Ano? Opo. So, yun yung pag nakita ng bata itong graph na to, yun ang pinaka madalas mangyari dito sa atin sa Pilipinas, yung pagbaha, no? Opo. At ano kayo yung pinaka mababa o kung ilan lang na pangyayari sa atin? Kasi mayroon kang nilagay rito, ano na nga ba yung mas mali, pinaka maliit o pinaka ano lang kaunti, yung tornado. So gusto ko lang pong sabihin sa ating mga tagapakinig na itong graph na pinag-uusapan po pala namin ay yung mga frequent na mga disaster sa Pilipinas. So una yung flood, pangalawa yung fire, and then earthquake, and then landslide, and then tornado. So may mga numbers po yan in terms of frequency, naka-label din sila. So, ang pinag-uusapan po namin ngayon, yung pinaka-madami daw noong 2011 ay yung flood, which is 121. Mm-hmm. So, yung tornado naman, yung 23. So, in between, nandyan po yung mga ibang sinabi. Mm-hmm. Ang ano ko lang kasi, ginagamit ba natin na tornado? Tawag ba natin dito sa atin, ha? Dito sa Pilipinas, tornado ba ang ginagamit natin? May mga terms na po na ginagamit, ito kasi. Opo. Ang iniisip ko kasi kung sa ibang bansa, tornado talaga dahil malalakas, malalaki. Malalaki ito. Mm-hmm. Parang hindi, yung sa akin kasi dito, ang nararanasan ko pa lang yung ipo-ipo. Ipo-ipo. At saka buhawi. Buhawi ba is tornado? Sige nga. Hindi yata. Hindi. Mas maliit lang yung buhawi. Mas malaki yung tornado, diba? Oo. Pero ang alam ko, buhawi pa lang yata yung buhawi. Nakaranas ka na ba ng tornado dito? Mukhang wala pa yata. Ano? Parang, since nandito sa graph mo, baka nangyayari po yun sa ibang parts ng Philippines. Mm-hmm. Oo. Kaya siya pinaka-konte. Mm-hmm. Opo. So, hindi lang natin masyadong ano. Kasi dito sa Metro Manila. Oo, buhawi. Ayun, nakaranas natin dito sa UP Diliman, nagkaroon na ng buhawi, no? Dito lang mismo sa May CP Garcia nangyari 'yon, na talagang nawala ng bubong yung mga bahay diyan. Ayun. So, doon sa mga estudyante, napakagandang ano, no, makita nila yung kaibahan at saka yung mga nakalagay rito mong mga natural disasters, lalo na itong ang fire ba, lalo na itong nung nakaraang buwan hanggang ngayon, 'di ba? Marami pa rin ang ano, no, record. Mga sulit. Oh, summer. Oo. Kasi hindi lang 'yon dahil sobrang init talaga ng ano, no. So, kaya dapat ipaintindi rin po natin sa mga bata, bakit ba March ay fire prevention? Fire prevention. Tapos minsan pipilosopuhin na bakit daw hanggang April may sunog pa rin. Bakit daw iba yung bakit natin i-label yung March na Fire Prevention Month, dapat malaman ng mga bata kung saan ba nagmula. Anong dahilan? Anong dahilan nito? At gaano ba karami yung sunog na nagaganap sa buwang ito hanggang anong buwan? Dapat may paintindi natin. Dahil pag hindi naiintindihan ng mga bata ito, ng mga mag-aaral,
paano mapaghahandaan. Ayun, kasi dahil nga sa pagbabago na ng panahon ngayon, halos whole year through, 'di ba? Parang opo, buong taon may mangyayari ganyan. So hindi mo talaga madali. Although dito lang sa March, yung March, April na ano, yung kasagsagan talaga ng init ng panahon, kaya mas pinag-iingat, ano. Hindi naman sinasabi talagang ayun doon yung mangyayari. Oo, doon lang 'yun mangyayari pag March, April, yung sunog na 'yan. Hindi naman. So mas pinag-iingat lang tayo. Kaya nga po, teacher, classmate Lita, dapat nating mapabatid sa mga bata na hindi porket March ay Fire Prevention Month. Mm-mm. Diyan lang tayo mag-iingat. Yun, doon lang. Na pagdating na ng April 1, wala na. O ibang buwan na. Kaya dapat mapabatid na ang mga natural disaster, kung ano man, flood man yan, fire, earthquake, kung ano man, dumarating yan. Mm-mm. At kailangan paghandaan. At walang specific na araw o buwan. Okay. Mm-hmm. So, yung mayroon ka kasing guide question dito, Teacher Sally. Eh. Ito yung relasyon ng mga disasters. Oo, base tama dito sa graph na to. Mm-mm. Tama. So, tinanong ko dyan, ano ang relationship ng halimbawa yung mga disasters na so. Pwede kasing sagutin ng mga bata based from the graph. Or meron silang prior knowledge, diba? Na wala namang nangyayaring landslide kung walang flood. O bakit nagkakaroon ng flood? Or karamihan nagkakaroon ng landslide kapag may flood. Mm-hmm. Tapos pwede nating tanungin sa kanila na kailan ba nagkakaroon ng flood? Okay. So pwede nilang ma-inquire na okay, nagkakaroon ng flood kapag may typhoon. Mm-hmm. So hindi lang po, connect na siya. Mm-hmm. Hindi lang pagka nagkaroon ng typhoon kasi may mga pangyayari na malakas ang ulan. Opo, mm-hmm. Ano yung habaga nangyari? Oo. O, tama. Oo. Walang typhoon signal. Walang typhoon, pero ang lakas ng ulan. Kaya nagkakaroon din. At sinasabi din doon kung bakit, di ba? So, pinapaalam natin bakit nga ba. O, babalikan natin yan mamaya, no? Sa ating pagbabalik dahil kailangan na po nating mag-break. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman, matapang, at masayang usapan. Psycho Clock Habits, 6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes, sa DZUP 1602. Kasali ka! Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to. Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Certified one tamad ka ba? Tinatamad ako, mamaya na lang. Sandali lang. Pahinga muna ako. Bukas na nga lang. Sana may magic para di nakakapagod. Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Go, Teacher, go!
Magandang hapon muli mga classmates at nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayan. At ituloy-tuloy na natin para mas maraming may share itong ating mga teachers ngayon. Teacher Sally, teka muna. Bibigyan ko pala kayo muna ng pagkakataon na bumati. Ayan. Kasi kanina hindi ko kayo nabigyan ng pagkakataon. Baka kasi makalimutan ko na naman kayong papatiin sa ating mga kasamahan at sa ating mga kaibigan. Una-una, umpisan mo, Teacher Sally. Alam ko mayroon kang kaibigan na ikinasal. Oo, ikinasal siya nung 28. Wow. Best wishes and welcome to the married life, Jackie and RM. At bakit? Siya ay kinasal na siya. Ayan. Okay. At congratulate ko rin yung mga gagraduate ng K-12 National Training of Trainers ng high school. Natapos na po yung National Training of Trainers ng Math and Science ng grade 4 nung first week at saka third week. So, ngayon po ang last hurrah ng NISMED for the National Training of Trainers. At gusto ko pa pong batiin si Raymond kahit nasa US siya. Birthday niya po bukas. Oh, happy birthday, Raymond! Happy Raymond! Ayun. At saka, yung iba pa nating mga kasamahan sa office, na nag-birthday din. Itong, magbi-birthday pa rin. Kasi, April 30 ngayon, ano? 30, tama? Opo. April opo. 30. Opo. Okay. Batiin ko na rin yung mga kasamahan natin. At kasi yung isa nating kasamahan ay magre-retiro na. Yeah. Hanggang ngayong araw na lang siya. So, si Linda. Mami si Mami Linda. Linda ang tawag ninyo, ano? Kasi ang birthday niya is May 1. At siyempre, yung ating Deputy Director for Administration na si Dr. Ida Yap, May 2. At ang kasama ko sa office na si Cox. Happy birthday! 1, 2, 3 sila. 1, 2, 3. Okay, happy birthday! O, ikaw naman, Teacher JC. Ayun po, binabati ko po ang aking mga kasamahan sa pongo ng aming dekana na piliyagan na pumunta na napaka-masugid naman talagang napaka-supportive nila si Dean Lorna Tamboong, si Professor Ella Mutas, Bobet Mendoza, Rita Pamini, Aileen Del Rio, Haji Alegre, Lester Duria. Sila po ngayon nakikinig sa ayun. Atin. So magandang hapon po sa inyo at salamat sa pagpayag at kasama namin dito si Teacher JC. Teacher Krystal. Ako po minabati ko lang yung mga co-teachers ko sa Commonwealth High School, lalo na sa English Department. Saka binabati ko ang aking butihing asawa kasama ko sa mga natural disasters na happy 70th year anniversary. Oy, happy anniversary! Ayan, sige tuloy mo na Teacher Jack. Ay, Teacher Sally. Ayan, so kanina po pinag-uusapan natin kung paano natin i-guide yung mga bata on how to comprehend yung graph. So kanina pinag-usapan natin ano ang relationships ng mga natural disasters na ito. So nag-focus tayo sa flood and landslide na sinasabi natin na dahil sa occurrence ng strong rain or typhoon ay nagkakaroon ng landslide. So, ano pa kaya yung pwede nating itanong? Pwede nating itanong sa kanila bakit nagkakaroon ng may mga ibang factors ba aside from natural factors na nakaapekto sa mga pangyayari na to. Mm-hmm. So, maaaring isagot ng mga bata, oo. At saka ang sagot nila ay ano kaya yung mga deforestation, 'yun yung mga factors na 'yon dahil siyempre, yun ay yung mga gawain na ng tao na nakaka-affect, na a-aggravate yung effects ng mga natural disasters na ito. Oh, dito naman sa Metro Manila, siguro yung mga dahilan ng pagbaha ay yung clogged ang aking mga waterways. Mula noon pa yan, bata pa lang tayo. Lahat na ata ng problema na natin. Problema na talaga magtatanong tayo, bakit hanggang ngayon? Hindi pa rin masolusyonan yan. Mula nung bagyo pa lang noon, may mga habagat na, nag-iba-iba na ng pangalan, may low pressure area na tayo, pero may pagbaha pa rin tayo. Tama. So ano pa, Teacher? Ay nga po, kaya kitang-kita po natin, no, yung pag-aaral talaga ng natural disaster. Kahit minsan niisipin mo, paano mo naman nire-relate sa English yan? Ano namang idudulot niyan? Paano madedevelop yung language ng bata dyan? Kung titingnan niyo po talaga, kailangan talaga yung enough na kaalaman dun sa mga
words, mga terminologies na ginagamit. Kasi pag nagkaroon ka ng pagkakaunawa dyan, sa mga terms na yan, nade-develop yung tinatawag nating higher order thinking. At aside, skill pala. So aside po doon, nade-develop din yung valuing. Lalo na pag tinanong na ni Teacher Sally, halimbawa na, so anong pwede natin gawin para maiwasan yun, to? Yun, napaganda ng tanong. Sagutin mo, Teacher Sally. Curious lang ako. Kasi diba sa English, ano, paano ba pag kunyari hindi talaga nakuha nung isang estudyante yung gusto mong sabihin, ano, paano mo hugutin sa kanya? Binibigay mo na ba kaagad yung sagot o tinatanong mo siya ng tinatanong para maibigay niya o maintindihan na niya yung kanyang ano? Usually po sa English kasi at ang ginagawa po ng mga teachers, magtatanong muna po yan. Meron tayong tinatawag na level ng questions. Madalas literal muna hanggang sa pataas ng pataas yung level. Kung may mga pagkakataon po na yung bata, hindi niya nakukuha yung gusto mong puntuhin niya, maaring magbigay ng hint yung teacher. So, pwede mong i-paraphrase yung sinabi niya. So, tapos dadagdagan mo ng konting impormasyon para magkaroon kayo ng pagkakataon na magtugma sa gusto mong matumbok yung gusto mong sagot. Mm-hmm. Diba, ano, medyo may kaibahan tayo, diba, no, sa science, Teacher Sally? Kasi, usually po sa science, ano, hands-on yung mga ano. Tsaka, dahil nga sa spiraling of curriculum, na ang ginagawa ng mga science teachers ngayon, kinoconnect nila yung ano from prior knowledge. Halimbawa po, ito, yung sa graph na to, yung fire. Diniscuss namin nung naalala ko yung last month, yung urban heat island. So, ang topic kasi doon is, ang science concept na naka-embed doon is conduction, convection. Mm-hmm. So, pwedeng kunin nila doon kung papa-identify mo bakit nagkakaroon ng fire doon sa mga urban areas dahil doon sa properties ng mga materials na ginamit. Or kung halimbawa yung extent ng damage dahil doon sa mga properties na ginamit, mm-hmm, ng mga materials. Tsaka ba't mas mainit dito sa, mm-hmm, lugar na to at doon sa ibang lugar hindi, yes, kainit. So, yun. Ang science kasi ginagamit yung prior knowledge, which is siguro sa English din nare-reinforce siya kasi babanggitin ulit yung terms na yun eh. Mm-hmm. Tapos, pwedeng kasi hindi naman limited ng English doon sa kung ano ang etymology, mm-hmm, ng words eh. Mm-hmm. Nag-ano din sila kung ano yung ibig sabihin noon in all aspects. Ayun po. Okay. So, kailangan din, classmate Lita, mat-touch ng kahit anong subject pa yan, yung working memory na tinatawag natin. Pero ano ba yung working memory? Pag sabi natin working memory, ito yung palagi ang ginagamit, kaya tawag working memory. Dahil kapag nabatid na natin, na paulit-ulit natin itinuturo yan, inire-relate natin sa mga pangyayari sa tunay na buhay, ng mga mag-aaral, doon mas lalong naiintindihan. Dahil kung lagi lang tayo magbibigay ng mga halimbawa na hindi natin tatanungin may naranasan na ba kayong ganito, mm-hmm, o may kilala ba kayong nakaranas ng ganito, baliwala ang pagtuturo natin, mm-hmm, lalo ng natural disaster. So, lahat base sa real life situation, ano? Kasi mas makaka-relate yung mga bata doon. Opo. Oo. Lalo na yung sa ating mga maliliit na ano, kung may naranasan na ba silang kunyari, sunog, nakaranas na ba? Kasi halos lahat nakaranas ng typhoon. Opo. So, pero yung sunog, so sasabihin mo, nakaranas. Ikaw ba, Teacher Jessie, naranasan mo ng malapit sa isang nasusunog na ano? Malapit po. Oo, malapit. Tanda ako, bata, high school ata ako nun, yung taranta namin, di namin malaman. Mm-hmm. Kaya, yung epekto din nun, minsan, mm-hmm, matatakot ka na pag may marinig kang bomber ng bata, mm-mm, ka, pero habang tumatanda ka, mm-mm, magbabago din yung paghahandaan mo na. Oo. So, ako twice na akong nakaranas na halos, ano na lang, isang bahay na lang itong amin na ano, yun na yung malapit na talaga at yun na nga yung maalala ko, talagang totoo yung mabubuhat mo yung mga bagay na mabibigat. Ref. No? Oo. Oh, yun, exactly. TV, washing machine. No? Yun, nabuhat nung asawa ko, mag-isa lang siya. Tapos pagbalik mo, ang hirap na bitin. Ang hirap. Hindi na niya kayang isole. Diba, no? Ayun. So, yung mga bata, kapag may mga experience sila na ganun, talagang nakakapag ano sila. Mm-hmm. Opo. Okay. Nalala ko nga po, nung nagtitesis ako,
ano na, yung mga issues kasi, halimbawa yung issue dun sa area na yun, is yung ano, yung pagkuha ng mga ano, ng quarrying. So, relate na relate yung mga bata, ang dami nilang interactions. Kasi experience talaga nila yung pinapakita ko dun sa lesson. Ayun. Teacher Krystal? Ayun nga po. So, hindi naman nila dapat directly na maranasan lahat ng disaster. Siyempre, hindi naman natin gusto yan. Pero, sa pagtuturo ng English, ng science, pwede mo silang paggawin ng mga signboards. No? Nandun na yung language, nandun na yung social awareness. Art. No? Yung art, nandun na rin. So, pwede mo silang paggawin ng jingle, pwede mo silang, marami kang pwedeng ipagawa mga slogans. Yun. Posters. Yan, napakaganda. Para mapaigting yung kampanya natin na magkaroon sila ng awareness sa mga natural disaster. Ayan. At the same time, nag-enjoy na sila, natututo pa. Okay, sa pagkakataong ito, isa-isa ko kayong hahinga ng tips sa ating mga tagapakinig, Teacher JC. Ako lang masasabi ko na sa pagtuturo natin ngayon, sa makabagong panahon, hindi natin dapat hinihiwalay ang math, science at English. Dapat tayo mga guro, nagtutulong-tulong para dahil connectado lahat eh. Dahil nga kung hindi maiintindihan sa isang asignatura, nandiyan ang isang asignatura para gumabay. Magaling. Okay, Teacher Krystal. Ayan. Isa sa mga pinakamagandang natutunan ko sa seed seminar na initanan ko for 20 days is yung kailangan talaga makita ng bata yung connection ng bawat subject dun sa isa pa. Kasi mas na-value niya yung pag-aaral kung nakikita niyang kapag umangat siya sa pagkatuto sa Ingles, malaki yung posibilidad na umangat din yung pagkatuto niya sa siyensya at sa matematika at sa iba pang aspeto. So, dapat mas maging masipag yung guro na magpalawakin pa yung kanyang kaunawaan. Okay, Teacher Sally? Wala po akong masasabi, kundi let's continue, teachers, to be proactive and open sa ating pagtuturo. At pagpatuloy rin nila ang pakikinig dito sa ating programa. Tama! Marami silang matutuhan, di ba? O, dito po nagtatapos ang ating talakayan, mga classmates. Abangan sa susunod na Huwebes, Mayo na yun, ha? Ang episode na kasama natin dito yung mga lagi nating mga chemistry teachers na laging sumusuporta dito. Yung Science Club and Teaching Science. Ito po si Lita Mondigo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa programa, Go! Teacher, go! Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go! Teacher, go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go, teacher, go!